Pangalawang issue na mga Duterte supporters at yung mga Duterte bloggers at yung mga TV radio host na araw-araw ay tinutuliksa si Presidente Bongbong Marcos, tinatawag nilang bangag at drug addict. Ito ang magpapahama kay Inday Sara sa 2028. Dahil ginalit nila ang mga Ilocano, mga Marcos loyalist at mga Waray at mga Ilonggo, ay siguradong hindi nila iboboto si Sara sakaling tumakbo ito na presidente sa 2028. Malamang na matatalo lamang si Sara. In fact, kung maglalaban sila ni Lenny o one-on-one, ay matatalo pa rin si Sara. Sapagkat si Lenny ay may solid na 15 million votes. Eh kung tatanggalin mo yung Marcos votes at Marcos loyalist, mga Ilocano votes, na napakalaki niyan ha, isipin nyo Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Cagayan, Isabela, at yung mga Ilocano sa Mindanao. Napakaraming Ilocano sa Mindanao at saka sa Cebu. Tanggalin mo yan at ibigay mo kay Lenny, eh, panalo si Lenny, talo si Sara. Dahil may solid na dating 15 million si Lenny eh. Ang mahirap dito sa mga bloggers na ito at yung mga DDS supporters na ito, hindi sila marunong ng political mathematics. Si Presidente Duterte, si former President Duterte, nanalo lamang siya dahil sa boto ng Marcos loyalists at mga Ilocano. Dahil kasi noong panahon na yon, ang kalaban ni Presidente Duterte ay si Marrojas at saka si Binay. Parehong dilaw yon. So natural, no choice. No choice ang mga Ilocano, ang mga Marcos loyalists, lalo pa at ipinangako ni Presidente Duterte at then Mayor Duterte na ipapalibing niya sa libingan ng mga bayani si President Ferdinand Marcos Sr. So therefore, siya ay binoto. Alangan naman na iboto ng mga Marcos loyalists at mga Ilocano si Marrojas at saka si Binay, ay tinatawag nilang magnanakaw si BBM at ang Marcos family. Eh di siyempre, forced to vote for Duterte. Kaya hindi sila pwede magmalaki na napakalaki ng boto nila. Kung magbo one-on-one, si Lenny at si Sara, malamang matalo si Sara. Dahil kasi hindi siya iboboto ng mga Marcos loyalist at mga Ilocano. Tawagin ba naman nilang bangag at addict si BBM, i-expect mo ba na boboto pa sa kanay kay Sara yung mga yan? Natural, hindi. Eh, galit na sila ngayon eh. Ang may kasalanan niyan, ang napahamak niyan, ay si Sara. Kagagawan ng mga DDS bloggers at mga DDS supporters at mismong yung tatay niya. O tawagin yung araw-araw bangag at addict si BBM. Tingnan ko lang kung iboboto pa si Sara. Natural, hindi. Kaya malamang-lamang, eh, matatalo lamang si Sara sa 2028. Lalo na, halimbawa, nagsalim ang puwersa ni Martin Romualdez at halimbawa, sa kalaunan, ay nagsama si Martin at saka si Lenny. Eh, di wala na. Kuha na yung boto ng kabila plus yung boto ng Marcos Loyalist at Ilocano. Kaya walang patutunguhan ang candidacy ni Sara sa 2028 dahil ginalit nila ang mga Marcos loyalist, ang mga Ilocano at mga Waray ni Imelda Marcos at ang mga Ilonggo na nasasakupan ni First Lady Lam. E ginalit nila eh. Alam na naman na tinawag mo mga kaming bangag, tinawag mo kaming adik, ibuboto pa rin kita. Natural, hindi. Hindi marunong sa political mathematics yung mga ene, kasi padalos-dalos sila eh. Ang nakakalungkot pa niyan, lahat ng pinag-umpisahan nito, eh dati naman magkaalyado yan eh, ang lahat lang ng pinag-umpisahan na eh, dahil lamang doon sa 400 million na confidential funds na inalis ng Kongreso kay Sara. At doon na, nagwala-wala na sila. Eh, kung may kasalanan, kung matalo si Sara sa 2028, ang may kasalanan niyan ay yung mga DDS bloggers, yung mga DDS supporters at yung tatay niya.